Not until a person encounters Jesus, his life makes no sense. Kailangan may encounter ng tao si Lord. Saul, a very successful contractor, a theologian, a graduate of Bible school, seminary. But when he encountered Jesus, he was completely changed from Saul to Paul. And since then, his life makes sense. I'll be preaching the life of Abraham. Okay, I will not read more about Bible. Everybody knows Abraham. Father Abraham, can you sing with me? Have many children as Father Abraham. I am one of them, and so you are. So let us praise the Lord. Pambata yun, di ba? Kinakanta mo lang yun, baka naman hindi mo sinasabuhay. Do you know the meaning of being a descendant of Abraham? Yung sinabing Abrahamic blessing, pinangakuan ng biyaya ng Diyos, Abraham. But many people, because of the lack of faith and the lack of understanding, parang anak ka ng hari, hindi mo alam. You must have a consciousness for who you are. And you must be enjoying this blessing. Okay? So, I have 3 points from Genesis chapter 12. Kayo na lang ang mag-search because I don't have much time, as earlier mentioned. So, kuwentuhan ko na lang kayo about sa life ni Abraham. Sabi natin, Abraham. Oh, mga Bible readers, sino yung anak ni Abraham? Sino yung anak ni Abraham na sinacrifice niya? Isaac. Okay. So if you have the book, The Life of Abraham, actually started from chapter 11 of Genesis. Pero yung call of Abraham, nasa chapter 12. Okay? So you know Abraham, siya yung may pamanggit na si Lot. Ano mo yung si Lot? Hindi niya maiwanan yung Sodom at Gomorrah. And when they were instructed to leave, yes, nakaalis sila, but still looking. He's still looking for the Sodom and Gomorrah. What happened to him? Lot's wife, she became pillar of salt. Hindi niya kasi maiwanan yung nakaraan. Sabi sa katabi mo, ang nakaraan. You know, I love quentering about what we experience in Israel. We went to the temple, Mount of Temptation. Mount of Temptation, of course, is the mount where Jesus was tempted. Kung natutokso ka, normal yon. Pag sumabay ka sa tukso, yan hindi normal. Lahat natutokso. Yung katabi mo, tingnan mo kung tukso yan. Hindi naman, ano? Pag-asawa, hindi tukso. Ano mo yan? Love mo yan. No? Hindi nakakatukso ang asawa. Pag-asawa mo, hindi mo na kailangan matukso. Asawa mo yan. So, nandun kami. Ito palang Mount of Temptation. Yung Mount of Temptation pala, yun yung nakikita mo yung Jericho City. And Jericho City, even if they are on a desert-like place, they're so blessed to have a water that comes from the hill. Basta may mga ponds doon, tapos meron silang water supply. Water supply is very important on desert place. So they can raise agriculture, water supply, andun na lahat. No? So it means the city is very progressive. Napakaganda ng Jericho. Andun din yung wall of Jericho na bumagsak. Flat na talaga. I said, yun. No? Pumunta na lang kayo doon. Okay? So, the reason why Satan, when he tempted Jesus, he said, do you see this city, this kingdom? If you worship me, I'll give this all to you. Kung nakatingin ka lang doon sa biyaya, bibigay ka.
Si Lord, hindi siya na-tempt. Doon yun nangyari. Kaya, hindi na kami nagpunta doon. Ang sarap pumunta sa lugar na yon kung nagbabasa ka ng Bible. Kung hindi ka Bible reader, hindi mo alam nangyari doon, magpipicture ka lang. Ano-ano kasi tawag dito? Ah, dito ba yung pinanganak si Jesus? Ah, ano kasi tawag doon? Yung may dumabas na star nando sa ibabaw ng pine tree? Christmas. And hindi mo alam, hindi ka nagbabasa eh. O, ang gagawin mo na, magsiselfie ka. Tapos, eto yan. Magbasa ka, Bible. Na, para pag nandun ka, excited ang heart mo. Ay, yung ganito. Na-excited. Eh, kami, di ba, sa encounter, tinuturo namin yung cross, kaya interesado kami, sabi pa sa, asa yung Pia de la Rosa? Saan yung ganito? Saan yung ganyan? Talagang si Bishop Frank, litong dito sa amin, ginawa namin tourist guide. Sa akin, hindi ka pinagpala. Bishop kasama mo, theologian, tapos bibigyan ka tayo. Talo lang kami sa lakad. 65 years old. Akit baba. 3 kilometers, 5 kilometers kami ni Pastora, naghahawakan. Sabi ni Bishop Frank, napaka-sweet yun naman dalawa. Hindi niya alam, naghahawakan na kami. Hindi na kami makalakad. Napalabang kami, 65 years old. Goodness, sabi, gusto ko naman iwala sa bisikleta. Sabi niya, Pastor, marami pa tayong pupunta. Wala pa tayong 50. Kailangan natin exercise. Okay, let me use this line. If you want to change the world, exercise. From the life of Abraham, there are three important dimensions that we need to know. Okay, alam mo yung life niya, hindi naman siya naging Abraham agam. Abraham muna siya. Parang si Paul, before becoming Paul, he is Saul. Tama ba? Before becoming Israel, he is Jacob. So, there is a significance why God is changing names. From Darren to Brother Darren. Importante yon. From Robert to Brother Robert. You see? There is a reason why God will change your name. Kausap namin yung rabbi sa Israel, sabi niya, what is the meaning of your name? Sabi ni Pastor Mylin, Mylin is, she said, sparkling. Oh, basta may meaning siya. Ako hindi ko naman alam may ibig sabi ng meaning. Ayan, ibig, anong meaning ng pangalan ko? Basta ako, pag-alam ko, pogi ako, yun lang. Wala ko. Hindi ko na kailangan anong meaning. Eh, kanya-kanya yan. Alam naman, sarili mo na, hindi mo pa suportahan. Aba, hirap, ikaw mismo, binadown mo sarili mo eh. Ayan. Kaya wala naman makakapagpalungkot. Sabi, kahit anong sabihin mo sa akin, basta ako, alam ko, pogi ako. Eh, hindi ka kayang ibagsak ng tao unless natulungan mo sila. Tama. Sabi, you know your name? Buti, research na ni Pastora noon, hindi ko alam, ang ibig sabihin pala ng Ricky, leader. Sabi ko, salamat at nangyari kahit di ko alam. I never knew. So, Abraham, naging Abraham. From Abraham, naging Abraham. So, there is a reason why God will change your name. Ano naman kay Lord yung Abraham? Gusto niyo i-bless yung Abraham? May magagawa bang tao? No. But there is a significance in your name. That's why you have to take care of your name. Alam mo yung mga encounter certificates? We put your name there. That's why I told every member of the every encounter, what you need to do is to put your certificate on a paper frame. Since 2003, November, ako naging counter, almost 20 years ago, my certificate and my ID and my nail still there. Kami dalawa ni Pastora. We kept them. That's how serious they are. And even if we undergone encounter almost 20 years ago, it's like just yesterday. Please, them. This is your only hope.
to become successful is to always diminish the day you encounter God. Okay? Huwag yung pagtatatapo niya, parang walang kwenta. It always, yes, they are just certificate, but they will always remind you that once upon a time, you encounter Jesus. Mapapatingin ka doon, ay, nag-sinless na nga pala ako, patawarin mo ako. Paginoon, magkikita mo. Unless na ayaw mo remind sa sarili mo. So, Abraham, what we can learn from the dimension, three dimensions that we can learn from the life of Abraham. Number one is, go away from your past. Sabi natin, go away from your past. If you will read the book of the life of Abraham, he has a past. That's why his name, Abraham, needs to go. That is his past. Kailangan mawala yung Abraham sa kanya. Yung pag-Abraham niya, kailangan mawala. So I will not specify anymore because all of us have past that we need to leave behind. And not only leave, we must go away. You know your past. I hate my past. I don't like my past. Really, my past is the fuel why it pushed me so much to go and encounter God. Talagang ako na yun naghanap. Minsan lang sinabi yung encounter, ako na nag-volunteer kasi kailangan ko. Hindi ako nagmamalinis. Alam ko kailangan ko. Alam ko mamamatay ako. Alam ko madedestroy ang aking buhay. Kailangan ko ng complete transformation. So, I admit that I am a wrongdoer and I need immediate recovery. So, say it, I must go away from my past. Alam mo yung life ni Abraham? Look, the past of Abraham, before 100 years old, he is barren. Wala siyang anak. Tama? Do you know the meaning, the time? Kasi ngayon, pwede mag-adapt. May mga surrogate, ewan ko, masyado ng modern na mundo. Pero nung panahon na yon, pag wala kang anak, sinumpa ka. Nung panahon na yon. So, he don't like his past. If you will see yourself after you encountered the Lord or before you came here, somehow, God changed you a little bit and you are far much better now than your past. You will not like your past. I hate my past. I am a cheater. Everything. Ang dami kong kasalanan. I don't like that. So, yun po yung isa sa dapat baguhin natin sa ating buhay. As Christians, and if you want to be promoted and elevated through the entrusting of wonderful work for God, start it now. Leave your past and let God, the Holy Spirit, will mold you as a true Christian. Number two, you must go away from yourself. I must go away from myself. Ano yung number one? Go away from your past. Number two is go away from yourself. So you must be intentional when leaving yourself. When you will go away from yourself. Ano ba yung self mo? Yung self mo is yung ang pagiging Abraham. Yung karanasan mo bilang tao. Yung past. There are many people involved in your life that you don't like. And as a person, you have been molded by your past. Be realistic. You cannot be molded by your future. You can be molded because of your dream, but the future
which did not take place yet, cannot mold you. It's just still a dream. Future. Hindi ka pa kayang hubugin yan. So, you must decide to go away from yourself. Must be fed up. You must just radically make decision. I'm fed up of being barren. Yeah, there is a promise, pero pwede mong ayawin yan. I am fed up of being in poverty. I am fed up for not being used in the ministry. I don't know what's your dream for God if you are not doing anything for the kingdom. I don't know what's your money for, your talent for, pero kaya mo gagamitin yan. Marinig mo lang yung tithes na gusto mo na mag-backslide. Kaya mo gusto mag-tithes after rapture. Kapapangan, kaya kanin mo. Sa'yo na lang pera mo. Hindi na yung gagamitin. They made it to propel the ministry. You know, the early Christians, they sell their property just to support the ministry. Do you understand? They sell their property. You read it. They sell their property to support the ministry. And one guy there, may cheater pa. Peter knows how much they sold their property. And they lie. The moment they lied about the cost, immediately they died. Because Peter said, you did not lie to me, you lied to God. Hindi ko alam kung para saan ang talento mo. Hindi ka kargado ng talento para wala kang gawin para sa Panginoon. Ang dami. Kahit nakapagpagkalangan ng alikapo ko dyan, part na rin ang kingdom yan. Walang maruming kingdom. Nakikita ko nga kanina, no? We will go there sa dalal na ng training sa ministry. We see everything was set up. We are in Israel. We let these leaders to prepare all the orientation, preparation. Sabi ko, Pastor, let them. I want to see something. Volunteers, congratulations. You did it. Kasi kami ni Pastora, A to Z kami. Tinitingnan namin. Tingnan mo ito, kumusta ito? So this time, inaya namin sila. Ayaw mo sila ito, basta tayo magpabaptize sa Jordan River. Basta tayo tignan natin. Kasi wala tayong ibabalita sa Israel, na nangyari dito sa Israel, na makikinabang ang church. Kailangan makuha natin dito. Itong pinipreach ko ito, galing din doon. Okay? So, nadali nyo, kaya nyo. And for the first time, El Shaddai was mentioned in the life of Abram. So he needs to run away from himself. You must run away from yourself. There must be a transformation in your life. Bawi na tong mga batch 31, alam nila yan. So when you say, El Shaddai, it means, I am a God who is enough. So it's like, hey, go away from yourself. Focus and live in my presence because I am enough. Parang gusto, ganun ang gustong sabihin ni Lord. Kailangan mo nang umalis sa sarili mo. Iwanan mo na ang sarili mo. Parang hindi makatotohanan, no? Ang ibig sabihin nun, magsawa ka na dapat kung ano ka. Dapat ma-fed up ka na kung wala kang score. Manakaupo ka doon. Every liga, kasama ka. Palagi ka nakaupo doon. Bangko ka naman. Tapos magdadahilan ka pa. Kaya hindi ako pinapasok kasi ako yung secret weapon. Nabasa ko lang kanina. Ewan kung nakita nyo rin. Secret weapon ka, kaya ka secret ka, wala di ka pinapasok. Secret weapon. Sabi sa katabi mo,
Magsawa na tayo. And for the first time, Abraham is not kneeling down and face down. For the first time, doon siya sumamba sa tunay na Diyos. Because God started Abraham's life with a sense. So God will only give instruction where it makes sense. Do you believe that? Do you think that your boss will give you a specific task, a critical task in the company if it doesn't make sense? Halimbawa, T-boy, oh, checkin mo yung bakal sa site bago buhusan. Tuutos ba sa T-boy yun? If God gives you a specific instruction for you to accomplish, magsaya ka na. Because when God entrusted you with the scope of work that you need to do, it means your relationship with Him makes sense. Kaya when God has given you a specific task to do, magsaya ka na kasi hindi lahat yan binibigyan ng task. Pag tinawag kang maging pastor, magpastor ka. Pag tinawag kang mag-seliter, mag-seliter ka. Mag-aral ka. Pangarapin mo yung pinakamatinding pangarap. Layuan mo ang sarili mo. Lumayo ka sa sarili mo kung saan hindi ka pa natatransform. Magsawa ka na. Or else, uuwi ka zero. You must be turned from being Abram to Abraham. There should be a transformation of your name so your life will make sense. Do you know, if you will read the Bible, I will not go deeper. I just give you a wonderful conclusion of what we learned. The whole world was created for Abraham and his descendant, his special seed, our Lord Jesus Christ. Kaya yung, if you think that this world is against you, that is the work of the devil. This world was created for God to favor you on this earth. You can twist things. If this world is not giving you a favor, you must be conscious for who you are. The reason, kaya wala kang score, because your life doesn't make sense yet. Why? Kasi hindi pa nababago ang dapat mabago. Hindi pa natatransform ang dapat matransform. Parang payamanin ka, hindi ba naman bagay? Ewan ko, marami nagpapaputi, hindi naman bagay. May nagpapablande, bagay naman. Pero minsan meron, hindi bagay. Amen? Mga lalaki naman, nagpapabutas ng tenga para mapansin. Joke lang. Papabutas ng tenga. May bagay, merong hindi bagay. Dama ba? So, tingnan mo yung katabi mo kung bagay niya maging mayaman. Tanungin mo siya, bagay mo kaya maging mayaman? Do you know how to make, how the life to make, that makes sense? Paano? The greatest transformation to go away from yourself. The greatest distance from your transformation of going away from yourself is between your mind and your heart. Inuulit ko. Ang distance ng mind mo ang heart, from your heart to your mind is the most critical distance na magkailangan magkaroon ng transformation. Pag itong dalawang to na bago na, ready ka na makareceive ng instruction. Hindi nire-rebel sa'yo kasi hindi ka pa ready.
And God is so patient to wait for your transformation. Do you realize the waiting of Abraham for a seed? The waiting time para hanggang mag-anak siya? Kaya natawal na lang si Sarai. Ay, magkakaanak. Ako, tuyo na matris ko. Magkakaanak pa ako, natawa siya. Sabi na, hindi, tumawa ka. Hindi ako tumawa. Tumawa ka. Walang makakapagtago sa Diyos. God is so good. The changing of the heart and mind is the most critical change for a person because before God will entrust you with great things. Hindi mo kayang pikihin ng Diyos. So you must go away from yourself. Sabi mo, I must go away from myself. Importante yan. Ang mahirap, alam mo ang palpak ang sarili mo, mahal mo pa rin. Ang dami ko nakikita ng bababae na yung boyfriend niya, mahal pa rin niya. Nagpa-practice na nga siyang saktan ka, tutuloy mo pa. And vice versa. Nakikita, evident na, boyfriend ka pala, niloloko ka na niya. Pag-isawa ko, manda ka na. Kasi mas hindi ka makakakalas. Okay? Maghanap ka, naging counter. Marami dyan sa tabi-tabi. Okay, sa nakakadalawa na, last one, is depart from your future. Sabi, ang bibigat, ano? Sabi niyan, padala natin palagi si Rev sa Israel. Depart from your future. How can you depart from your future? Ang hirap naman yan. We all know that Isaac should be the equivalent lamb as a sacrifice of Abraham to God. Why? Because God required Abraham to sacrifice his only son, Isaac. Tanungin kita, kaya mo yun? Nag-iisang anak mo, sige, may 10 anak ka. Total, 10 naman yan. Sacrifice mo ng isa. Payag ka? Hindi pa rin, di ba? Anak mo yun. Kaya nga kailangan magbago ang puso mo, kaisipan mo. Kasi hindi mo kayang gawin yon kapag ka hindi pa lumalayo ang sarili mo sa'yo. O hindi ka pa lumalayo sa sarili mo. Kaya ang tawag sa'yo, ang babaeng na mawala sa sarili. Dapat pagsawaan mo ang kawalan. Maganda ang pangarap ng Diyos sa bawat isa. But you must depart from lackness. Mahirap, palpak ka na, proud ka pa. Alam niyo ba, maraming pa, minsan si church, maraming pasaway, they are proud of their foolishness. They are proud of their unfaithfulness. At binibida pa yun. My goodness. Depart from yourself. Pagkat hindi mo nare-realize, nakakayap. Grabe, tinutuloy-tuloy ko pa. Alam ko naman pride to, ba't hindi ko kaya maibigay? Ba't kaya ganun, no? Gusto kong bumae, di ko magawa. Alam mo ng pride, alam mo may pride ka, kaya hindi mo maibigay. So ilalaban mo pa rin yun. I still stand on it because I am proud of myself. Sabihin mo na, may pride ako, pero hindi ko gagawin yun. Sinabi na, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin, hindi ka pa rin makapagpatawad. Pag sinabi na, hindi ka pinatawad ng Diyos, mapapaimpyerno ka, okay lang, basta hindi ko patatawarin.
Ganun may pride. Kinakarir. Kahit mapaimpyerno na, okay lang. Depart from yourself. Dangerous yan. The moment Abraham became Abraham, then instruction came. Because God will not require you on something so heavy that you need to sacrifice from Him if you are not able to give it. If your heart and mind is not ready, you cannot give it. The reason why God gave the instruction, Abraham, sacrifice your son Isaac for me. Immediately, Abraham took the transformation. He took the saddle, brought the lighter. Wala pa lighter nun. Binuhat niya. Tapos, Isaac, come. Sasacrifice daw kita. Tara na. Luluto kita. Sabi ni Lord. Sabi naman ni Isaac, opo, daddy. Daddy, ako luluto ba? Saan? Dun, sa Mount Moriah. O, sige. I am ready. Pumalag ba sila? No. There is what we call the Valley of Death. They used to sacrifice children in this valley. This is the Jerusalem. They sacrificed in this valley. But Abraham did not bring his son where the pagan used to kill their own children and sacrifice on this valley. He made a special place to sacrifice his son on Mount Moriah. The Mount Moriah is where the Temple Mount was erected. The greatest plus point in the world. Now, kung saan nakatayo yung kulay ginto na ganun, alam niyo na. Yan ang pinag-aawayan ngayon. Anyway, that's for the Israelites. No, don't think yourself, I am a spiritual Jerusalem. I am a spiritual Israelite. Don't say that. The Israelites are Israelites. You are not Israelite. You are Filipino. Bangladesh, you are Indian. We are Gentiles. They are Israelites. So they are the indicator where we are now. Okay? Kung ano ang nakikita natin sa Israel, yun ang indikasyon, malapit na dumating si Lord. Kaya nga natin tinitingnan kung ano nangyayari doon. So, departing from your future. Isaac is the future. Tama ba? Si Abraham, anak niya si Isaac, siyempre ang mga anak natin, future natin yan. Naniniwala ba kayo doon? So, tapos, hihingi ni Lord sa'yo, future mo. So, you must depart. How can you give? What is the essence of God has given you your dream, your ultimate dream, Isaac, kahit sa isang anak, isasacrifice mo sa kanya. Why God asked Isaac? Parang, i-date mo yung darling mo, tapos, isasacrifice mo siya. Ayun, aming ganun eh. Mga lalaki, i-date yung girlfriend, tapos sasaktan lang. You know why it is easy for Abraham? Because God already changed the heart of Abraham. Abraham to Abraham. Doon ka makaka-receive ng instruction. The reason is
It's difficult to follow because of your priorities. Hindi mo talaga maibibigay sa Isaac. What is the reason I want to end up here? What is the reason why God asked Isaac? You know why? Because God wants to be the number one in your life. The reason why Abraham did not bring his son where the pagan used to sacrifice their children, he brought his son to Mount Moriah to sacrifice his only son there. And there, he encountered God and he got promotion to become the father of faith. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin ang blessings ni Lord kay Abraham na sa akin din. So if you want to experience the blessings of God to Abraham, the last one is you must depart from your future. Don't grab your own future. I know you are a good architect and designer of your future. Ang dami mo ng plano. Alam mo, Pastor, kahit ako magpapaputi, gusto ko mag-Canada. Pero pagdating ko doon, hindi halata na galing akong Pilipinas. Alam mo, kaya magpa-blondie ako para makapagsabayan ako doon. Ikaw yun. Depende. Napakabuti ng Diyos. Hanggat nandiyan ka sa future mo, ano yung future mo? Yung Isaac mo. Hanggat yan, hindi mo na ibibigay sa Diyos, you cannot be promoted. Say amen. Say amen. Amen. Mabuti ba ang Diyos? Palakpakan natin siya. You need promotion. We all need to be elevated. We all need to be promoted. But you must depart from your future. Alam ko, magaling ka. Alam ko, mahusay ka. Pinlano mo. Alam ko, planner ka eh. There's nothing wrong about planning. Proverbs 16:3. You must have plan so that God will approve the plan. Pero siguraduhin mo na hindi masasayang ang panahon mo na habang nagpaplano ka, guided ka na ng Diyos para hindi ka magplano nang nakakapagod lang, wala namang resulta. Okay? So the highest dimension in the life of Abraham is his relationship to God. Nung minoldi na ng Diyos ang puso niya at ang kanyang kaisipan, ready na to. Kahit hiningi niya yon, kaya niyang ibigay. Kasi alam na ni Abraham, hindi ako pababayaan ng Diyos. Anong sabi niya doon sa bata niya? Stay there. Akit lang kami ni Isaac. Diyan ka lang. Sa sacrifice lang kami doon. Alam niya, sacrifice yung anak niya. Pero sabi niya, we will come back. We will come back. Malakas ang faith niya. Yeah, alam niya, alam ko Lord, sinusubukan mo lang ako, pero bibigay ko pa rin. Nung inangat na niya ang panaksak, pero, Lord, hindi siya, tutuloy ko na ba? No, ginano niya talaga. Abraham! Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Can we all stand? Can you depart from your future? Can you make God the number one in your life? If you entrust
your family to God, you can have your family. Whatever battle you are in, with your family, with your relationship to your parents, brothers, sisters, your children, as long as you know, God, my life is for you, I know I lack nothing. Si Pastora na gusto niya sa Israel yung Psalms 23, the Shepherd's Hill. Kasi kitang-kita namin doon, bakit? Though I walk in the valley of the shadow of death, will fear no evil. Desierto, pero sabi niya, He led me like down in green pasture. Ang dami mensahe. Pero dito muna tayo. May pangarap ka, anong ko, magaling ka. Pag ang 3 points na yan, hindi mo in-apply yan. God cannot promote you. Anong ko, mahusay ka, galing-galing mo. Pwedeng si Lord muna magaling. Verse 31, we call them Tim Hineni. Parang hindi sanay. Ang Hineni ang ibig sabihin. Ano sa ibig sabihin? Ha? Here I am, Lord. Andito ako. So, ayan. Ibig sabihin, para kang sa Pilipinas, kayo si Trudis. Trudis generation kayo. Yung pag tinawag, Trudis! Ayan dyan ako. Lord, nandito ako. Anong kailangan? Alam mo bakit nasasabi niya yon? Lord, here I am. Sabi niya, Abraham, Lord, ano? Ibig sabihin, kaagad-agad, agree siya. Hindi niya kinukontra ang Diyos. Why? Sold out na yung heart tsaka mind niya kay Lord. So there's nothing difficult in following God as long as you know who's your priority. Say amen. In these critical days where we call last days and we are approaching the end, whether you like it or not, whether we like it or not, we are approaching the end. This is very critical that we must be fully sold out to Jesus. That's why He died on the cross for all of us. Alam na, nam pa ng mga bats 31 yan. Please, from today, you must learn who is your priority. When God asks your Isaac, and you are not, it's difficult for you to give up. Sometimes, mong anak natin, sabihin na sa'yo ni Lord, set her free. Set him free. It's difficult sa anak natin yan. Pero pag sinabi ni Lord, tapos may heart kang, Lord, here I am, madali mo yan. Lord, sige po. Sinabi mo, Lord, at your word, I will let down the nets. Kahit magaling si Pedro, sige Lord, sinabi mo, let down ko nets ko. Para naman akong engot nito, wala na nga akong huli. Pero sabi mo, Lord, sige, pagtapon niya, grabe ang harvest niya. Pwede ba maging ganon? Can we easily follow the instruction of God and simply obey so that we will not lose time of waiting for our promotion in life? Close our eyes. Lord, we know how challenging it is to follow your will. Lord, help us for our hearts to be molded that you are the God of our hearts. We can easily follow you. That whenever you have an instruction, we can say, Here I am, Lord. Send me. Lord, we desire this deep relationship with you. We are like eternal slave with your voice that we can simply follow
your instruction. Lord, I do believe Abraham was ready to give his only son, Isaac, like you. You've given your only son. And Isaac is ready to become the lamb. I do believe, Lord, that today, especially on the things we are so excellent, where we are marvelous, where we see ourselves excelling, Lord, help us to always be reminded that you must be the number one in our lives, in our hearts, and in our minds. Don't let anything interfere with our relationship with you. And on the day you will see us face to face, you will tell everyone, "Welcome home, my good and faithful servant." Thank you for your sacrifice on the cross. Thank you for the blood of reconciliation, the cross of reconciliation, where you died to save us. I do believe, Lord, there are first timers here who came here for the first time. We are so blessed to have them to become part of this family. Amaze them, Lord, with your move and with the powerful testimony of the people that you have already transformed. Speak in their hearts that they will also give themselves to you. Go away from their past. Distance themselves from themselves and give up their future so they can follow you. First time attendee, can I please invite you to come in the front? Kung meron. At the cross above, man. What can separate me now? Once again. At the cross I bow my knees, where your love was shed for me. There is no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? First time attendee, maraming salamat po sa iyong buhay. I know those few testimonies. You know, testimonies will increase your faith. Miracles can increase your faith. But our desire is for you to experience your respective miracles in life. Lahat po na nakikita nyo dito, may kanya-kanya pong testimony yan. Adalangin namin sa inyong narinig, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. And the Lord of this church, this family, is the Lord Jesus Christ Himself. And I do believe that God is able. Iba't ibang miracle. Siguro yung magulang ni Bro Robert, hindi niya akalain na pwede pa palang mangyari sa anak niya yan.
Marami dyan, maraming testimony kayo maririnig dyan, especially next Sunday. I hope you are here. And we are so blessed to have you today. You will hear more, but our desire is to deepen our relationship with you as family in this church. Na one day, kayo din makarinig kami na may ginawa si Lord sa buhay niyo. But let us start today by having the right relationship with God. Si God, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Two important points. Mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawang line na importante. So, ibig sabihin, ang kapahamakan pala, totoo siya. Pero ang offer ni Lord, pag tinanggap natin si Lord sa ating puso at hinayaan natin ang ating katawan ay maging templo ng Banal na Santong Espiritu, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mahirap ba? Madali. Isa ito sa pinakamadaling gawin basta bukas ang iyong puso. Paano? Ang sabi ng Romans 10:9-10, sabi niya, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Dali. Sabi niya, for it is with your heart that you believe. Ang heart mo kailangan maniwala, and it is with your mouth that you profess. Dapat magsabi ka. Okay? Your faith and save. Kailangan merong utterance. Why? Sabi ng Bible, life and death is in the power of the tongue. When you speak, there is power. Kailangan sabihin mo mula sa iyong puso. And ito yung gusto namin na mangyari sa inyo, talaga magkaroon kayo ng right relationship with God. Knowing Jesus, nano lang, sabi niya, oh, naisip ko lang si Jesus, then Jesus. So what, you know Jesus? The question is, do you live for Him? Are you living with Him? So I know it's difficult until you utter that He is the Lord and God of your life. And believe in your heart that God raised Him from the dead. Kasi kung si Kristo, hindi siya nabuhay na maguli, walang kwentang Christianity. E galing kaming Israel, wala siya doon sa tomb, nabuhay na maguli. Kaya sarap maging Diyos ni Jesus kasi totoo siya. Okay, so simple lang. I made the same prayer April 26, 1999. Noong nag-utter ako si Jesus ang Lord ng aking buhay at siya nang masusunod sa aking buhay. Then God completely changed my life. Are you ready for this? Okay. So the same way God blessed me with this prayer, let me lead you so that you will also experience the same and glorifying name of Jesus Christ. Close your eyes and bow down. Kahit hindi malakas, bulong mo lang. Sabihin mo, Jesus. Sige, kahit hindi malakas, sabihin mo, Jesus, I declare you Lord and God of my life. In my heart, right now, I believe that God raised you from the dead. And I declare that from today, I am saved because of my faith. I thank you for the blood on the cross of Calvary. For today, with this utterance, all my sins were already cleansed by your precious blood. And I do believe I am a transformed person from old life to a new creation. I give you my life, my soul and spirit to glorify you for the rest of my life. Holy Spirit,
I offer you my life. Live in this body in eternity. This is my prayer with confidence in Jesus' name. Amen. Close your eyes and can you please raise your hand, your right hand? Because the Bible said some people only received the Lord Jesus Christ, but they did not receive the laying hands, the laying of the hands, so that the Holy Spirit will rest in you. I thank you and I bless you that your body now holds the Holy Spirit. I declare blessing after blessings to come upon your life and the elimination of every known sickness in your body already gone. All the curses are already taken away from your life. All the difficult are now easy because of your new relationship with the Lord Jesus Christ. I bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And everyone, O God, who attended today, I declare that all their prayer requests in their hearts will go with them from this place in the name of the Lord Jesus Christ. And I declare that no weapon formed against them shall ever prosper. No power of any sickness can ever stay in their body by the power of the blood of Jesus. And every prayer request they have in their heart, they are unstoppable because they have the Holy Spirit themselves and the devil cannot defeat them. Maraming salamat po, Panginoon, for making yourself real in this place. Thank you for your mighty word that we will eternally treasure for the rest of our life. This is our prayer with thanksgiving in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' mighty name. All the blessed people of God, say amen.